Isang mapagpalang araw ang aking baki sa lahat. Ako po si Binibini Gina Fajardo na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang ilahad ang aking mga ideya at pangangatwiran patungkol sa isa sa mga isyu ng lipunan sa kasalukuyang panahon. Ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill, o mas kilala bilang SOGI Bill. Bago tayo tumungo sa ating paksa ngayong araw, nais kong magbalik-aral tungkol sa ano nga ba ang posisyong papel? Ang posisyong papel batay sa mga pag-aaral ay ang pagsasalaysay ng mga argumento at sariling pangangatwiran tungkol sa iba't ibang paksa. Dito ay nagpapakita ang manunulat ng kanyang mga opinyon na suportado ng iba pang mga pag-aaral. Tayo na't magtungo sa katanungang nasa ibaba. Nararapat nga bang ipatupad ang nabanggit na panukala ng SOGI Bill? Halina't alamin natin. Bilang panimula, ang ating paksa ay pagpapatupad ng SOGI Bill sa bansa. Marahil ay sinang-ayunan ng nakakarami, lalo na ng mga membro ng LGBTQ+ community. Ngunit marami pa rin mamamayan ang taliwas sa ideyang pagpapatupad nito. Ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill o SOGI Bill ay iminungkahi sa Kongreso sa tulong ni Risa Hontiveros at iba pang kinatawan ng gobyerno. Ito ay naglalayong protektahan ang bawat mamamayan, lalo na ang mga nabibilang sa LGBTQ+ community laban sa mga diskriminasyon at iba pa. Pahayag na thesis o stand. Totoo namang maaaring makatulong ang panukalang ito upang mabawasan o maiwasan ang diskriminasyon sa mga membro ng nasabing komunidad. Ngunit pagkatapos ng mga masusing pag-aaral, napatunayan na marami rin ang posibleng negatibong epekto nito sa komunidad. Bilang isang mag-aaral, babae at kabataan, ako ay hindi rin sumasang-ayon sa panukalang ito. Argumentong tumututol sa thesis. Katulad ng iba pang mga issue o posisyong papel, natural lamang ang pagkakaroon ng counter-arguments o ang mga argumentong tumututol sa isang thesis o katayuan. Sa SOGI Bill, pilit na ipinaglalaban ng mga sang-ayon sa panukala ang pagpapasa nito sa kadahilan ng pataas na ng pataas ang bilang ng mga taong apektado ng hindi pantay na pagtingin, lalo na ng mga membro ng LGBTQ+ community. Marami sa kanila ang nagsasalaysay ng kani-kanilang personal na karanasan patungkol sa diskriminasyon. Narito ang aking posisyon at mga pangangatwiran na nagbibigay ng matibay na pahayag laban sa pagpapatupad ng SOGI Bill. Una ay ang salita ng Diyos. Bukas naman sa kaalaman ng lahat ng tao na dalawa lamang ang kasariang ginawa ng Panginoong Diyos. Inilahad mismo ito sa Biblia at tunay namang taliwas dito ang usaping patungkol sa mga same-sex relationship o ang pakikipagrelasyon sa kaparehong kasarian. Ikalawa naman ay ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga pang-aabuso. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pambuboso sa mga pampublikong palikuran at iba pa. Hindi naman lingid sa ating kaisipan na may mga tao ring nadadala sa tukso at nakakagawa ng kasalanan o pang-aabuso sa iba. At ang ikatlo ay pagkakaroon ng sapat na batas o panukala tungkol sa proteksyon laban sa diskriminasyon. Conclusion. Tunay ngang nararapat na iwasan ang diskriminasyon, ngunit nararapat ding isaalang-alang ang nasasaad sa Biblia pati na rin ang mga posibleng pang-aabuso na magaganap kapag naipatupad ang SOGI Bill. Rekomendasyon. Bilang panghuling mungkahi, maaaring gamitin ng bawat mamamayan ang social media sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga membro ng LGBTQ+ community. Nang sa gayon ay unti-unting mabawasan ang bilang ng mga nakakaranas ng hindi pantay na pagtingin o diskriminasyon. Bilang pangwakas, nais kong ipahatid na ako ay nananatiling sumusuporta sa pagpapaigting ng proteksyon laban sa mga diskriminasyon. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa pagpapatupad ng SOGI Bill. Masasabi ko na marami pa rin namang paraan ang maaaring sa alang-alang upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari, tulad ng pagpapalaganap ng mga impormasyon. Bago ako magtapos, nais kong magpasalamat at mag-iwan ng katagang, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay.